Takot habang tumatakbo sa masukal na kakahuyan ang prinsesang si Wahendal. Hinahabol siya ng mabangis na asong gubat. Nasa kalagitnaan siya ng pagtakbo nang lumukso ng malakas ang asong gubat. Halos sumubsob pa siya sa paghinto habang nakaabang ang aso sa kanya dahil nalagpasan siya nito. Subalit dumating ang tulong mula sa malaking lobo na kulay itim. Tinakot lamang ng lobo ang asong gubat sanhi upang mapatakbo palayo. Sa kabila nito'y nanginginig ang prinsesa habang papalapit sa kanya ang mabangis na lobo. Pero naglaho ang kanyang takot nang umiti iyon at nagsalita. Ipagpatawad mo kung tinakot man kita, mahal na prinsesa. Yumukod pa ang lobo, tanda ng paggalang. Nagsasalita ka? Nakangiting tanong ng prinsesa. Tumango naman ang lobo bilang pagsagot. Nagpakilala ang lobo sa pangalang Miko. Ayon sa kanya, matagal na raw niyang nais makipagkaibigan sa prinsesa. Pero sadyang mailap daw ito dahil sa katayuan nito sa buhay. Hinanap nila ang matandang tagapangalaga ng prinsesa na si Manang Molina. Dahil sa pangungulit ng prinsesa na lumabas at pasyalan ng kapaligiran ng walang kasamang kawal, ay pinagbigyan siya ng matanda. Idinaan ang prinsesa sa sikretong daanan sa likuran ng palasyo. Subalit habang namamasyal, ay nakainkwentro nga nila ang mabangis na aso. Nagkahiwalay sila kaya't ngayon ay hinahanap ng dalawa ang matanda. Natagpuan naman nila iyon at laking pasalamat ng matanda dahil hindi napahamak ang prinsesa, kundi baka maparusahan siya ng kamatayan mula sa mahal na hari. Protektado at mahal ng hari ang nag-iisang anak na si Prinsesa Wahendal. Kaya naman, ayaw niyang hayaang makalabas mag-isa dahil naglipa na ang mababangis na hayop sa kagubatan. Ayaw niyang mapahamak ang anak. Maraming salamat, anang matanda sa lobo. Sa halip na umuwi si Wahendal, ay nangulit pang ituloy ang paglalakbay sa kapaligiran. Tutal, nandyan naman ang kaibigang lobo na handa siyang sagipin. Wala na tuloy magawa ang matanda kung hindi umayon. Kumalat na ang karimlan nang dumating sila sa palasyo. Akala ng hari ay nasa silid lamang ang anak na prinsesa at mabutit walang nakahuli na kawal sa kanila. Kinabukasan, nagmuni-muni lamang ang prinsesa sa malawak na teras nang matanaw nito ang kaibigang lobo na nagpapasalin-salit sa malalaking puno. Natatawa siyang pagmasdan ang wari pakikipaglaro nito sa mga kawal. Napalingon na lamang ang kawal dahil sa ingay na nabubuo ng lobo tuwing tatakbo iyon sa ibang puno. Tumanaw ang lobo kay prinsesa at nginitian niya ito. Nagtangka naman ang prinsesa na lumabas ng kaharian. Dahil panatag ang mga kawal, ay hindi nila namamalayan na nakakalabas pala ang prinsesa sa palasyo. Muling nag-ikot-ikot na naman sila ng kaibigang lobo. Nagulat si Prinsesa Wahendal nang magkatawang tao ang lobo. Isang makisig na binata at kakikitaan ng angking kagandahang lalaki. Pasensya ka na, prinsesa, kung naglihim man ako sa'yo. Sabayukod ng ulo nito, pero pinigilan siya ng prinsesa at pinatayo ng tuwid. Hindi kita kawal. Hindi mo na ako dapat tratuhin ng ganyan. Ituring mo akong bilang kaibigan mo. Anang prinsesa sa taong lobo na si Miko. Naulit nang naulit ang kanilang tagpo. Hanggang sa nalaman ng hari ang kanyang ginagawa. May nakakitang mga kawal na kasama nito ang mabangis na lobo. Isa pong mabuting lobo si Miko.
Lagi niya akong sinasagip sa panganib at pinapasyal niya ako. Sumbong ni Prinsesa Wahendal sa amang hari na si Hari Noroso. Ngunit mapanganib ang katulad niya. Hindi ko hahayaang muli pa kayo magkita. Ipinag-utos ng hari na hanapin ang lobo at paslangin upang hindi na makalapit pa sa kanyang anak. Pinaghigpit rin niya ang seguridad sa loob ng palasyo para hindi na makalabas pang muli si Prinsesa. Mula noon, hindi na nagkasama pa ang dalawa. Bukod sa bantay sarado na ang dalaga, ay nilagyan pa ng hari ng mga kawal ang labas ng palasyo. Muling nagmasid ang prinsesa sa labas ng kanilang kaharian habang nasa malawak nilang teras. Namataan niya sa di kalayuan ang kaibigang si Miko. Pero sa puntong ito'y anyong tao at kasama ng mga kawal. Ang nakakatuwa para sa kanya ay nakasuot uniforme rin ito na pangkawal. Nakabalot ng baluti ang katawan. May hawak na espada at kalasag. Isa na nga itong ganap na kawal. Pinuntahan niya agad ang makisig na kawal at para naman itong ribulto sa pagkakatayo ng tuwid sa kaharap habang iniikutan ng prinsesa. Gusto ko siyang maging bantay. Anang prinsesa na ikinagulat naman ng mga kawal. Pero baguhan po yan. Hindi natin lubos na kilala. Sambit ng punong heneral nila. Pinapasok niyo siya rito at tinanggap sa tungkulin. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niyo siya at hindi kayo dapat nangangamba sapagkat ligtas ako sa loob ng palasyo. Sinunod nila ang kahilingan ng prinsesa. Gumawa talaga ako ng paraan upang makasama ka, prinsesa. Pagbibigay galang pa ng bahagyang lumuhod na binata, ngumiti sa kanya ang prinsesa at pinatayo habang sila lamang dalawa ang naroon sa bulwagan. Hindi mo na naisin na makasama ako lagi kung wala kang pagtingin. Aminin mo, may nararamdaman ka ba sa akin? Waring panunukso at pambibiro ng prinsesa sa kaharapan. Nahiya naman ang binata kaya't hindi na makasagot. Kinurot lamang siya ng prinsesa. Tumakbot nagpahabol. May nabubuong pag-iibigan sa dalawa at hindi lingid sa kaalaman niyo ng hari. Napag-alaman pa ng hari ang totoong pagkatao ni Miko mula sa isang babaylan ng kanilang buok. Unang pagkikita pa lamang ng matanda ay nasabi na niyang isang halimaw si Miko. Isang lobong nagkatawang tao at ginagawa niya iyon upang angkinin ang prinsesa at ilayo sa kaharian. Labis-labis ang galit ng hari, kaya't pinadakip niya ang taong lobo. Nais na sana niyang hatulan iyon ng kamatayan. Ngunit nagmakaawa si Prinsesa Wahendal sa ama niyang hari. Sa pamamagitan ng inang Reynang Akrisya, ay pinagbigyan ng hari ang pakiusap ng anak. Hindi na nito papaslangin ang taong lobo, basta't magpakalayo-layo na lamang at huwag nang babalik sa kanyang kaharian. Sinabihan din ng Reyna ang dalawa na mas mabuting tuldukan na lamang nila ang relasyong namamagitan sa kanila sapagkat hindi sila nararapat sa isa't isa. Hindi tinatanggap ang isang mababang uri o hamak na halimaw sa angkan ng mga dugumbughaw sa lahi ng mga tunay na maharlika. Kinabukasan din ay dumating ang hari na nagmula sa bayan ng Orosawa, si Haring Horyo. Siya ang natatanging namamahala sa puok na iyon. Kasama ng anak na binatang prinsipe, ay nais niyang ipaalam ang balak sa Haring Norosyo. Sa pamamagitan ng pag-iisang dibdib ng kanilang mga anak, ay mas lalawak ang kanilang kaharian at teritoryo. Sumang-ayon naman ang Haring Norosyo. Kahit hindi pa ito ang tamang panahon para sa anak, ay ito na rin ang pinakamabisang paraan upang makalimot ang anak sa lalaking lobo na yon. Ipinaalam sa lahat ng nasasakupang puok ang nalalabing pag-iisang dibdib ng dalawa. Subalit masyadong malungkot ang prinsesa
dahil hindi niya magawang umibig sa prinsipe. Hindi niya kayang ipagpalit si Miko at labis na ang kanyang pangungulila sa lalaking iyon. Napag-isip-isip niyang hindi naman ang kagustuhan nila ang masusunod, kundi ng kanyang puso. Isinuko na niya ang pag-iibigan nila ng lalaking Lobo, subalit hindi naman niya kayang magpakasal sa taong hindi niya minamahal, kung kaya't buo na ang kanyang desisyon na tumakas. Minsan na niyang kinausap ang ama, pero nagalit lamang ito at hinding-hindi raw maaaring iurong ang napagpasahan ng dalawang hari. Sakto namang natatanaw niyang umaali-aligid si Miko sa kaharian, kaya't pagkakataon na niya upang tumakas. Sa pamamagitan ng matandang katiwala ay nakalabas siya ng palasyo. Mahigpit ang yakapan nila sa isa't isa nang magtagpo ang kanilang landas. Narinig kong ipapakasal ka na nila sa iba, kung kaya't hindi ko napigilan ang sarili kong puntahan ka upang alamin ang kalagayan mo. Wika ni Miko nang makawala sa kanya. Ayoko magpakasal! Itakas mo ko! Sagot naman ang maluhaluhang prinsesa. Itinakas nga siya ni Miko. Nalaman ng hari ang nangyari at maagap niyang inutusan ang mga kawal na hanapin ang prinsesa at dakpin ang taong Lobo. Nais ng haring parusahan ang kamatayan ng taong Lobo sa panghas nitong dakpin ang kanyang anak. Hinalubog ng maraming kawal ang buong kagubatan upang mahanap ang dalawa. Ngunit bigo sila at hindi nila malaman kung nasaan. Sumanggun niya na rin ang hari sa ilang kalapit na pook na pinaghaharian ng ibang angkan upang matulungan sa problema nito. Baka raw nasa nasasakupang teritoryo lang ng mga iyon ang dalawa, pero bigo pa rin sila. Samantalang labis ang pighati ng hari sa ginawa ng kanyang anak, hindi niya lubos akalain na ang paghihigpit niya ay magiging bunga upang tumalilis ang anak sa kanyang utos. Minsan, napapag-awayan nila ng Reyna ang labis niyang paghihigpit para sa anak. Sinisisi ng Reyna sa hari ang ginawa ng prinsesa. Samantala, kung gaano man kahirap sa mag-asawa ang nangyari, ay mas dobling sakit iyon para kay Prinsesa Wahendal. Palagay niya'y nagkamali siya ng desisyon upang iwanan ang pinakamamahal niyang magulang. Subalit, tuwing napapatingin naman siya sa katipan, ay nalulungkot naman siya para rito. Ayaw niyang mamili sa dalawa. Nais niyang puntahan ang ama at pakiusapang tanggapin ng kanilang kaharian si Miko. Tanggapin bilang kabiyak niya. Mas lalo siyang napamahal kay Miko dahil napaka maalagain nito at mapagmahal sa kanya. Kahit iba ang katayuan nito sa buhay, ay ginagawa nito ang lahat para sa prinsesa. Pumutok sa karatig pook ang banta ng hari ng Urasawa. Labis raw nakahihiyan ang kanilang tinatamasa ngayon dahil sa ginawa ng Prinsesa Wahendal. Idinahilan kasi ng Haring Noroso na nawawala ang prinsesa at hindi sumama sa halimaw dahil sa malaking kahihiyan sa kanilang kaharian. Dahil sa nangyari ay nag-iipon ng sandatang lakas ang hari ng Urasawa upang sugurin ang kaharian ng Haring Noroso. Namagitan na ang lahat ng mga pinuno at mga ermitanyo sa ilang tagong pook upang hindi sumiklab ang laban sa pagitan ng dalawang kaharian. Subalit hindi napigilan ang umaapoy na galit ng Haring Horyo. Gayunman ay hindi nagpatinag ang Haring Noroso na labanan ng hamon ng kabilang kaharian. Araw ng digmaan kung saan naipon ang maraming kawal sa pagitan ng teritoryo ng dalawa. Daladala ng bawat pangkat ang malalaking sandata at naroon na rin ang dalawang hari para sa sagupa ang magaganap. Mas malawak ang kaharian nila Haring Noroso at dahil doon ay marami silang tauhan kumpara sa kalaban. Mukhang hindi mapapantayan ng Urasawa ang kanilang lakas at sandataan. Nakakapagtaka at ganoon pa kadesididong makipaglaban ang katunggali.
umaabante na ang bawat pangkat habang nakahanda na rin ang mga pana, mga palaso, espada, kalasag at sibat. Pero nagulat ang pangkat ng Haring Norosyo dahil sa tatlong malalaki at mababangis na halimaw na biglang sumulpot mula sa pangkat ng Orosawa. Nagimbal sila sa bangis ng mga yon. Nag-aalaga pala ng mga halimaw ang kaharian ng Orosawa. At yun ay hindi katanggap-tanggap sa batas na umiiral sa buong mundo. Sumugod ang mga halimaw at kinilabutan ng mga kawal ng mabuting hari. Inasinta nila ang mga pana. Nagpakawala ng mga sibat at palaso. Pero kahit matamaan pa ang mga halimaw, ay hindi mamatay-matay. Kaya't napilitan ng mga kawal na umatras, lalo't paparating na ang tatlong halimaw sa kanila. Nagulat ang lahat ng dumating mula sa bundok ang maraming pangkat ng mga lobo. Nakahilera ng maayos at sadya rin silang madami. Nasa gitna ang prinsesa na nakasakay ng kabayo at ganoon din ang katabi nitong anyong tao na si Miko na nakasakay rin ng kabayo. Napatanaw ang prinsesa sa kanyang amang hari. Kapwa naglandas ang luha nilang dalawa. Sa huli, ang prinsesa at ang mga lobo pala ang sasagip sa kanila. Sumigaw si Miko at itinaas ang kamay hudyat ng pagsugod. Nanguna sa paglusob si Miko laban sa tatlong halimaw. Sumiklab ang laban sa pagitan ng tatlong halimaw at sa maraming pangkat ng lobo. Dahil sa rami nila at bangis ay nagapi nila ang tatlong halimaw. Napatay nila yun. Nagsitakas naman palayo ang mga kawal ng hari ng Orosawa at ganoon din ang hari at prinsipe. Dahil sa pagkakalantad ng mga halimaw, ay dinigman ng magkakabilang kaharian ng Orosawa at ikinulong ang masamang hari at lahat ng nasasakupan nito ay ginawang alipin. Ibinigay ng maraming hari ang kaharian ng Orosawa sa mga taong lobo bilang pagpapasalamat sa kanilang kabutihan. Namuhay na rin ang normal ang mga lobo tulad ng mga ordinaryong tao. Sumapit ang araw ng engrandeng kasala ni Prinsesa Wahendal at ng taong lobong si Miko. Ito na ang pinakamasayang araw sa kanilang buhay.